At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Akap sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mahal na mahal kayo ni Kapitan, kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mabahagian din kayo ng ayuda mula sa gobyerno. Ngayon ay kasali na kayo sa programang AKAP o yung tinatawag na ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ay, maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong maglalakaw. Sa susunod na halalang pambarangay, ikaw pa rin ang kapitan na susuportahan namin. Kaya, salamat, Kap. Salamat. Kwan, maraming salamat din kung ganun. Kaya lang, last term ko na. Kaya kung sino ang mapipili kong karapat-dapat na papalit sa akin, ay siyang suportahan niya. Ay, hindi yan! Pwede yan, ginagawa ninyong yan! Kap! Si Kagawad Asyong at Kagawad Adong, nandiyan na sila! Ano, mga kasama, ipipigilan nyo ako. Mapapatay ko ng dalawang yan. Mapapatay ko na sila. Kagawad Asyong, Kagawad Adong, umalis na kayo. Delikada, baka mautang ni Kap ang buhay ninyo. Kaya umalis na kayo. Ano, papatayin kami. Sige, patayin mo kami. Nakalive ang camera ng cellphone naming dalawa. Sige, Kapitan. Pagpapatayin mo kami kung kaya mo, Bobong Karyong! Ano? Ginawag mong bobo ako! Mapapatay na kita talaga, mapapatay na kita! Sige, subukan mo, Karyong! Sige. Hindi kami natatakot sa'yo! Subukan mo, hindi kami natatakot! Subukan mo! Mga tarantado kayo! Mabait ako pero sobra na kayo! Kaya akin na yung mga silpon nyo! Akin na! Bakit mo kinuha ang silpon namin? Ibalik mo yan, Rudolph. Nakalive yan. Baka gusto mong idamay kita sa reklamo ko kay Kapitan. Ibalik mo yung silpon namin. Nakalive yan. Kung di, madadamay ka. Idadamay ka namin. Mga tarantadong mga ito ah. Anong alam ninyo sa akin, ha? Illiterate sa silpon? Paano kayo maglalive eh? Wala kayong connection sa wifi? Video lang ito eh. Pero hindi naka-live. Kaya ang maganda rito, ganito ang dapat sa mga itong cellphone ninyo. Rudolph, bakit mo pinagbabasag ang mga cellphone namin? Hindi demanda ka namin. Sige! Busik ka. Magdemanda ka? Hindi demanda ka namin, Rudolph. Magdemanda lang kayo! Wala na akong cellphone. Wala kayong ebidensya. At isa pa, papatayin na namin kayo. Kayong dalawa. Kaya kung hindi pa kayo alis kagad, mamamatay kayo. Ano bang ginagawa nyo? Reyes! Paradong. Sabag may pagkakataon pa kayo! Reyes! Paradong! Oh, ayan. Malapit nang maluto itong ulam namin. Matagal nang hindi natitikman ni Kuya ang luto ko. Siguradong pag-uwi niya, masisihan yun dahil makakatikim na naman siya ng ginataang alimango. Ayan na siya. Dumating na. Maghahain na ako para makasabay ko siyang mananghalian. At habang kumakain kami, hihingi ako ng pera niya para makapagpariban na ako. At pagdating ng alumni namin sa elementarya, hindi nakakaya kay Jose kapag isasayaw niya ako. At sasabihin niya, hindi kumupupas ang kagandahan ko. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niyang minsan nang nag-video call kami na maganda pa raw ako hanggang ngayon. Ay, kuya, nagluto ako ng paborito mong ulam.
ginasaang alimanga. Maghahain dakaw. Ayaw kong kumain dito po niyan. Kainin mong mag-isa mo yan dahil nagmamadali ako. At pupunta kami sa Korean restaurant ngayon. Kasama ang mga kunsyal. Kukuha lang ako ng pera ko doon sa drawer ko at alis ako kagad. Sige. Hindi nandiyan pinansya ilang niluto ko. Ang mabuti pa. Sisilipin ko kung aling drawer niya inilalagay ang pera. At pag alis niya, kukuha rin ako ng pamparibad ko at pagpapaispakaw. Sobra na kayo sa ginagawa ninyo. Pati cellphone namin ni Pari Adong sinira mo ro doon. Mag-iisip ako ng paraan para makaganti ako sa inyo. Lalong nakakainis nang pinagtawanan kami ng mga kasama namin kagawad. Sa alip na awatin si Rudolph sa ginagawa niya, hinayaan na lang. Umanda ka, Rudolph. Maghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Paano kaya kami makakabili ng bagong cellphone namin ng pare anong na yan? Wala kaming racket. Ang mabuti pa, pupuntaan ko sa bahay nila at ipiplano namin ang pagganti sa kanila. Umanda kayong lahat. Dahil matitikman ninyo ang puot ng aming paghihigante. Ayun, walang nagawa yung dalawa nang pinagbabasag ni Rudolph yung mga cellphone nila. Napilitan silang lumayas. Buti nga sa kanila. Sobra na kasi ang dalawang yun eh. Si Kagawad Asyong ang gumagawa ng problema. Kung sino-sino ang kinakausap niyang kagawad para tumutol kay Kapitan. Oo nga eh. Sabi ni Shirley sa akin, matagal na daw na si Kagawad Gusting kasama niyang tumututol sa lahat ng plano ni Kapitan. Ay, nako. May nauna pa kay Kagawad Gusting. Pideg, Veronica, iikot na ba tayo? Ah, oo, Aling Bibang. Sabi ni Kapitan eh, doon daw tayo pupunta ngayon sa mushroom site. Kakausapin daw natin ang mga miyembro ng kooperatiba dahil isasali natin sila sa AKAP. Naku, Jack, matutuwa ang mga yun kapag nalaman nila na isasali sila sa AKAP. Ah, oo. Kaya kailangan makausap na sila kaagad. Baka maunahan tayo nila Kagawad Asyong at gagamitin sila para tumutol. Anong tututulan nila? Para sa kanila naman itong ginagawa natin eh. Ay, alam ko na ang ibig sabihin ni Pining Veronica. Baka kapag sinabi natin kung magkano ang matatanggap nilang ayuda, ay padadagdagan ni Kagawad Asyong. At yung idadagdag ay makikihati sila ni Kagawad Adong. Oo, yan ang ibig kong sabihin. Tuso ang Kagawad Asyong na yun eh. Kung hindi titino yun, baka ako pa ang makautang ng buhay niya. Pising! Ay, kumusta na kayo dito sa mushroom site, mga kabarangay? Kumusta naman po, kapitan?
kapitan. Eh, sa wakas, kumikita na rin kami. Kahit paano sa pagtatanim ng kumuti. Hindi na kami nagpapalipas ng gutong ngayon. Maraming salamat sa iyo, Kap. Dahil natutulungan ninyo kami mga dating kapuspalat. Eh, wag lang sa akin kayo magpasalamat. Kung di sa aming lahat na barangay opisyal. Dahil, hindi tayo magkakaroon ng proyektong ganito. Kung wala rin sila, lalo na kay Kagawad Gusteng. Alam namin yan, Kap. Pero hindi lahat kayo ay mapapasalamatan namin. Dahil yung dalawang kagawad, hindi namin sila nakikita. Oh, tama. Wala sila. Hindi lang sila tumadalaw sa amin dito para kumusay malam. Kwan. Di ba, mga kasama? Nako. Hayaan nyo na ang mga kagawad na yun. Dahil pareho silang makasarili. Ah, silang ginagawa dito sa lakay. Gusto nila. Sila lagi ang bida. Alam niya, may sasabihin kami sa, kasi sa inyo . At Jack, nalalo kayong masisihan dito. Ano yung Kap? Kwan, ang mabuti pa si Kagawad Gusteng na ang magpapaliwanag sa inyo. Kagawad Gusteng, pakipaliwanag sa kanila nga, yung sasabihin natin. Paliwanag nyo nga namin, Kap. Alam niyo mga kapatid, wala kaming ibang iniisip, kundi ang kapakanan ninyo. Ha? Napag-usapan namin sa session na isasama kayo sa programa ng gobyerno na AKAP. Ay, nako! Maraming maraming salamat! Dahil tapos na kami namin! Kahit meron na po kami yung pagkakakita, tapos man po kami! Ganyan namin kayo, kamahal, mga kabarangay. Lagi namin iniisip ang kapakanan ninyo. Ha? Dahil ang gusto namin, kung happy kami, happy rin kayo! Salamat sa inyo! Maraming maraming salamat pa sa inyo! Happy ka! Hayan, Insya. It's your turn. I think you're cheating me, my friend. Why do you say that, Insya, my friend? In my whole life, I have never cheated, you know. So take back what you said. Take back, Insya, or else I will kill you. What? Oh, come on, Ate Ponya. I'm just only kidding. I don't like that kind of joke. I have many problems in life. Don't make fun of me or else I'll kill you. Gaga talaga ang matandang ito. Pangit na nga ang itsura. Napakapangit pa ang ugali. Kung hindi ako makapagpigil, mapapatay ko ito. Ipapalo ko sa itong bote ng serbesa para makita mong hinahanap mo. Even better, we both sang in siya. Kabilin-bilinan ng lola, wag uminom ng serbesa. Ay, nais kang magpakalasing dahil wala ka na perdidan. I don't like that sound. Reiko, you are overdoing it. I will kill you, ugly woman. I will insert you into your own rectum. Ako naroon. Bakit ang dilim-dilim dito? Anong nangyari sa akin? Nakahiga pala ko.
Ha! Naalala ko na. Ang hayop ni Insyang na yun. Sinakal pala niya kao. Tapos, nagdilim na ang paningin ko. At hindi ko na alam ang nangyari. Humanda ka, Insyang. Hahanapin kita sa gabing itaw. Papatayin kita ng limay ka. Ha! May pulis. Tamang-tama. Kakausapin ko sila at ipapahuli ko ang pangit na Insyang na yun. Ay, ganyan nyo, mamang pulis! Diyan nagtago yung matandang babae na nagtangkang pumatay sa akin. Eh, harapin ang sinasabi ni Aling Insyang, matanda. Ang walang siya. Ako ba ang ipapahuli? Harapin ninyo! Ay, hindi. Magtatago ako. Hindi ako magpapakita sa mga pulis. Lalayo na ako dito. At doon ako magtatago sa likod ng reaching shed. Doon ko aabangan ng Insyang na yan. At gaganti ako sa kanya. Eh, sige na, sarihin ko. Huliin nyo na ang paangit na matandang yun. Baka makapagbiktima pa ng iba. Patungo na sila dito sa kinaroroonan ko. Kailangan umalis na ako kaagad. Veronica, mas nauna ako sa iyo ngayon dito sa Barangay Hall. Alam mo, Pining, kanina pa sana ako dito. Kaya lang itong si Rudolph nakakainis. Bakit? Anong ginawa sa iyo ni Rudolph? Akalain mo ba namang alas 6 na ng umaga ay nagpupumamilit pang umikot? Ayaw ko pa sana. Pero ang sabi niya, baka raw may lalaki ako kaya ayaw ko. Pinagbigyan ko na para wala nang ibang usapan. Hayun, naiwan sa bahay. At palagay ko, hindi yun makakapunta dito ngayon. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Ano pa? Di napagod ng gusto. Siya kasi, pinilit niya akong maliwanag na eh, makalimang round pa. Ano? Napaka-agresibo naman ng asawa mo. Oo, sobra. Kahit ayaw ko na, pinipilit pa rin ako. Kung pumapalag naman ako, sabi niya, may iba akong lalaki. Kaya yun, iniwanan kong tulog na tulog. Pineng, Veronica, mabuti naman ay nandito na kayo. Nandyan na yung dalawang Agnoy. Ikaw na ang bahala magkipag-usap sa kanila. Mag-CCR lang ako. Veronica, may sasabihin kami ni Paring Boy. Kayo pala, Boy. Oh. Bonching, anong kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Bakit ganyan ang ginagawa ninyo? Nag-ikot pala kayo para sa akap. Bakit nilagtawan ninyo kami? Tama. Bakit ganyan ginawa ninyo sa amin? Dapat kami ang inuuna ninyo na isama sa listahan ng akap na yan. Oo. Bakit ninyo kami nilagtawan? Bakit, Veronica? Hindi sa nilagtawan namin kayo, Bonjing. Kundi, hindi pa namin natatapos ang pag-iikot na maglista ng mga karapat-dapat na tatanggap sa akap. Baga ninyong mag-ikot. Sayang ang ipinapasyoldo namin sa inyo na galing sa aming mga bes. Hoy, kayong dalawa, huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Kung nainis ako, hindi ko kayo isasama sa listahan na makasama sa akap. Veronica? Veronica, bakit nandito ka sa labas ng barangay hall? Hay naku, Kap. Lumabas ako dahil naiinis ako sa mga taong nandyan sa loob. Kanina pa kasi ako kinukulit eh, kung ano-ano ang sinasabi. Ha? Eh, sino ba ang mga yan? Sila, Boy at Bonjeng, Kap. Sabi nila, nilaktawan daw natin sila. Samantalang sira raw ang karapat-dapat na isama sa akap.
Yung dami nilang sinabi. Tanga daw tayong opisyal ng barangay. Lalong-lalo ka na daw, Kap. Ano? Sinabi nila yan? Nasaan ang dalawang... Nasaan sila? Makakatikim sila sa akin! Kap! Wag! Magbunos dili ka! Wag! Kayong dalawa! Dinadagdagan ninyo hanggang init ng ulo ko, ha? Kaya papatayin ko na kayo! Kap! Napatay mo silang dalawa! Napatay na nga kaya ni Kapang dalawa. Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatan, Akap sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!